Hi mga palangga, thank you for watching our YouTube channel, Diary ni Langga. Ako nga po pala si Arvin. So for today's video, we will be unboxing and doing a review for a new gadget. So this gadget po is a cell phone. So bumili po ako ng bagong phone kasi yung charging port ng phone ko na Samsung Galaxy A20, hindi na po naggumagana yung charger. Aww. So, nag-decide po ako na bumili. Okay, so tingnan po natin kung maganda po yung nabili kong phone. And disclaimer lang po, this is not to brag, but this is only to share some information kung maganda ba tong phone na ito. So please keep on watching. Ito na po yung nabili kong phone. Nabili ko po siya sa Power Mac Center sa May Festival Mall, Alabang. So, yung phone pong nabili ko ay ang iPhone 11. Wow! So, yung price po niya is 30,990. Tapos, nakakuha po ako ng discount for 5%. Nagbibigay sila ng discount kapag nag-cash ka ng one-time payment. So, 5%. So, yung binayad ko na lang is 37,040 pesos and 50 centavos. So, 6 colors po siya yung ganito. Meron pong purple, product red, ano pa ba, ng white, black, yellow. So, wala po silang ibang kulay. Tsaka yung kaya ko lang i-afford is yung 64GB. So, yung nabili ko po is ang green 64GB internal storage. So nagbibigay din po sila ng discount if you're going to use a debit card or credit card for 3%. Yun, so 3% po yung makuha niyo discount. Yung Apple iPhone po ay pwede niyong mabili sa mga online or any malls where there is like Apple resellers. Tingnan na po natin kung ano po yung itsura ng phone na ito. Ito po siya. Wow! Meron pa siyang plastic. So, yung specs po niya is 6.1 inch yung kanyang display. 6.1 inch po to. Tapos, pwede mo siyang gamitin for cellular data or Wi-Fi. So, pwede kang mag-insert ng SIM card dito. Yung SIM card na pwede mo lang gamitin dito is nano SIM card. Pwede rin siyang eSIM kasi hindi naman yata available yung eSIM sa Pilipinas. At yung camera po niya is ultra-wide camera. Ito po, yung dalawa niya, meron siyang ultra-wide feature. Tapos, 2x optical zoom. Tapos yung kanyang processor niya ata to, A13 Bionic chip. So yun po yung kanyang parang processor siguro. Tapos yung phone na to, you can watch videos for 17 hours sa ganitong klaseng phone. Tapos yung sa kanyang security, pwede kang mag-set up ng face ID. Hindi available yung touch ID or fingerprint sa kanya. Yung front at saka back po niya is gawa siya sa glass. Tapos yung sa gilid niya, meron din siyang aerospace grade aluminum yung itong sa gilid niya. At din po siya, water resistant. Pwede mo siyang ilublob 2 meters na lalim. Pero up to 30 minutes lang. Pero hindi siya advisable na ilublob talaga kasi pwedeng masira or mag-corroded yung kanyang charging port. So, pero ayun, pwede rin siyang ilublob but not really that long. At yung sa camera po niya, ano po siya, dual camera. Yung front at back is 12 megapixel. Yung kanyang camera. Meron din siyang night mode yung kanyang back camera. Pwede mo siyang ma-night mode pag gabi. Tapos, cinematic video stabilization. Ibig sabihin, kapag kumukha ka ng video, hindi siya maalog. Kahit naalog yung kamay, parang hindi siya parang
magulo. Tapos, meron din po siyang Wi-Fi calling feature. Kapag connected ka sa Wi-Fi, pwede mong gamitin pang tawag through Wi-Fi. Tapos, meron din po siyang support din siya ng Dolby Atmos yung sa kanyang audio para mas malinaw yung kanyang audio. Ito po yung laman niya, ano lang, yung phone. Tapos, yung kanyang manual dito. Tsaka yung kanyang pin. Andito rin yung kanyang pin. Meron siyang charger. At yung kanyang headset. Yun lang yung kanyang laman. Walang freebie si PowerMac. Wala silang mga, ano, tulad ng mga Android, meron silang freebies. At, yun. Nung ginamit ko po siya, napaka, ano po niya, maganda po siyang gamitin kasi napaka-smooth. Napaka-smooth niya pong gamitin, o. Yung kanyang touch. So, andito yung kanyang power button sa gilid. Tapos, sa kabila naman is yung kanyang volume up tsaka volume down. At yung, ito yung lagayan ng kanyang SIM card sa gilid din. Nagustuhan ko po talaga itong phone na to kasi napaka-simple niya. Tapos, napaka-handy. Hindi siya masyadong malaki. Malaki siya ng konti sa iPhone 12. Nakakita ko ng iPhone 12. Mas malaki siya ng konti sa iPhone 12. Tapos, mas mabigat siya ng konti sa iPhone 12. At sana nga matumagal siya yung phone na ito. Dito na po nagtatapos ang video. At I hope na nag-enjoy po kayo sa panonood. Sa channel po namin, kami po ay nagbibigay ng free life tips and tricks for self-improvement. At kami po ay gumagawa rin ng mga product reviews. At marami pang iba. At kung nagustuhan niyo po ang video, please click the like button. At kung hindi pa kayo subscriber ng channel namin, please subscribe. At kung gusto niyo maging updated sa next upcoming videos namin, please also click the bell notification button para ma-updated kayo sa mga next videos namin. At sa muli, ako nga po klasi Arvin. And I hope you have a great day and have a great life. Paalam!